ng nakaraan, napakadaming nasakon nila. Pero sabi naman nila, sir, no? Patuloy pa rin ang pagdagsa ng basura. So wala pa rin patid o walang hinto river. So ito yung San Juan River, mga ka-adventure. Sinasabi ko sa inyo, ito yung isa sa mga catfishing ng basura. Kaya may mga ganito, no? Dahil dito na nag-iipon-ipon ang mga basura. So yung basura, no? Grabe. Yung iba natin mga kababayan, no? Na walang awa sa nature. No? Kung makapansin nyo mga ka- sa mga ka-adventure, welcome back to my YouTube channel. Today mga ka-adventure, babalikan natin ulit mga ka-adventure ang Buhangin Creek Corner San Juan River. So river pinag-uusapan, hindi po ang kalasada mga ka-adventure. So again, babalikan lang natin siya. So kasama ko dito sila Jumalon World Travel Adventure. At mag-a-adventure kami ulit dito. At chichik natin mga ka-adventure at ipapakita natin sa inyo ulit kung gaano pa rin pakarami, kung may pagbabago pa rin ba dahil sa araw-araw na trabaho ng DNR, Patroller and MMDE mga ka-adventure. So let's go mga ka-adventure at ito na, malapit na tayo. At para mapakita ko na sa inyo yung itsura at sitwasyon dito sa Buhangin Creek. At magandang araw sa inyo lahat, special malinis na, no? Yan, so mga ka-adventure, dito tayo sa Buhangin Creek, no? At sa Kalintong. So ito yung nagsisilbing daanan, Kalintong Road. So MACQ dito sa lungsod ng Maynila. So tayo mga ka-adventure, so ito yung tiyatawag na Buhangin Creek. Kung nakikita natin yung mga sako-sako na yan mga ka-adventure, ito po ay mga basura. Yan, so araw-araw, actually araw-araw yung mga MMDE dito tsaka DNR Stereo Rangers mga ka-adventure, o DNR Patrollers, araw-araw yan sila dito sa area para maglinis. So as usual, dahil alas 11 na po, kung makikita nyo, quarter to 12 na, so pahinga time nila, no? At itong mga nakasako na to, so pipick upin po yan ng mga basuriro, MMDE truck tsaka Lionel Company. So dahing basura, so ngayong umaga lang to, kita nyo naman nagbabasa pa. So ganun karami, araw-araw yung nasasako nilang basura dito sa lugar, no? At kakaiba lang dito mga ka-adventure, kasi nga bakit kaya walang tigil ang basura sa pag ano, sako nila dito, no? Bakit araw-araw ganun karami, no? Ganun kadami yung sako-sako, kasi dati mas madami nga po kaysa dati, kasi yung mga ganito kagaya nito is marami po yan, puno-puno. Pero as usual sa ngayon, no? Kung makikita natin mga ka-adventure, di na ganun karami, pero madami pa rin para sa atin, no? At hindi normal yung makita yung basura na sobrang dami para makita natin dito araw-araw. Bakit pa kaya patuloy na dumarami? Bakit patuloy pa rin ang bagsak ng basura sa ilog na to? So ito naman yung sa unahan, isa part of Buhangin Creek mga ka-adventure. Ay. Wala pa rin. Wala pang sahod. Sir, magandang umaga. Napadayo ulit. Pero kumunti na yung sako nyo, no? Parang nahakot na.
So dito mga ka-adventure no, kasama ko si Joe Malone World Travel. So dito kami sa Buhangin Creek, ano? At pinapakita namin sa inyo yung sitwasyon dito. Pero as usual kasi nung nakaraan, napakadaming nasakon nila. Pero sabi naman nila sir, no? Patuloy pa rin ang pagdagsa ng basura. So wala pa rin patid o walang hinto. Marami pa rin ang basura. Pero tuloy-tuloy naman, wala silang tigil sa pagkuha. Pero sana huwag na tayo magtapon. Tapos may kita niya yung ilog, talagang nababoy na. Mga ka-adventure, what the F, no? Kung makikita niyo yung sitwasyon dito na grabe. Yung basura, no? At talagang delikado para sa kalusugan ng mga kabataan na nandito. Ito naman yung trash boat na ginagamit nila para mag-pick up ng mga basura doon sa looban, mga ka-adventure. No, yung mga lugar na hindi kayang puntahan. So, mapuntahan yun gamit yung trash boat na ito. So, as usual, nandito tayo sa ilog ng San Juan River. So, ito yung San Juan River, mga ka-adventure. Sinasabi ko sa inyo, ito yung isa sa mga catchbasin ng basura. Kaya, may mga ganito, no? Dahil dito na nag-iipon-ipon ang mga basura na nanggagaling doon sa Quezon City, San Juan, Mandaluyong. So dito ang tagos ng mga adventure. Kaya dito nila kino-corner. Pero pag nandoon sa kabila, kasi hanggang kalahati lang, so doon na nila maka-corner sa kabila. Doon na ang catch basin, no? So dito lang kasi nag-iipon-ipon sa dami ng basura, ano? At hindi kayang anuhan to. So sana higpitan pa ng gobyerno, no, local o national government yung mga kababayan natin, bakit patuloy pa rin na nagtatapo ng basura, no? Kasi yung ibang basura dito, mga ka-adventure, yayamanin, ano, kumbaga mamahaling klase yung mga lalagyan na nandito. So ibig sabihin, hindi rin siguro mahihirap karamihan ang nagtatapon. Pati siguro mga baka may mga establishmento pa rin na nagtatapo ng mga ganito bagay, mga ka-adventure, no? Sana matigil na, o sana mabawasan man lang yung mga basura na napupunta dito. Kasi nga isipin mo, yung area na to, mga ka-adventure, no, nasa 40 na, no? Nasa 40 sila manggagawa, araw-araw nagsasako ng basura dito. Ganun po karami sila dito. Pero yung basura naman, mas marami pa kaysa kanila, no? At hindi kaagad na ano, nasasako, mga ka-adventure. Kasi nga sa sobrang dami. So anyway, hindi na tayo pwedeng bumaba dyan. Hindi na tayo bababa dyan, no? For safety protocol na rin para sa atin, sarili, para safety rin tayo, mga ka-adventure. Pero grabe. Pero ito yung mga kahoy na itatabi nila. So binibigay naman nila, mga ka-adventure. Ayan, so grabe yung basura, oh. So ganito karami, mga ka-adventure, yung basura, no? Grabe yung iba natin, mga kababayan, no, na walang awa sa nature, no. Kung mapapansin nyo, mga ka-adventure, yung basura, ganito karami talagang, pero walang buhaya dito. Patay na daga andyan, so pasintabi sa mga kumakain. Patay na aso andyan. So grabe, di ba, mga ka-adventure? Ano ba yung masasabi nyo rito? At siyempre sana matunan din ang pansin ng gobyerno. Maganda, magdagdag pa sila ng trash boat. Kasi nakikita ko mostly, limited lang yung trash boat na nakikita ko. Isa, dalawa, pero ito lang ang gumagana. Isa.
no? So sana madagdagan sa pangalawa dito, mga ka-adventure, yung mga areas na critical at delikado, kagaya yung mga nasa tabing ilog, sana mahanapan sila ng paraan para matigil na pati yung mga nagtatapon ng basura. Kung kinakailangan naman, lakihan ng fines o multa ay mas magandang gawin nila, no? Para ano, luminis lang, talagang nababoy na yung ilog ng San Juan River. Mga ka-adventure, grabe ganito yung ilog na to, mga ka-adventure. So sobrang nakakaawa lang, pero tinatabi nila yung mga kalakal na ganito, mga ka-adventure, kasi na kahit papaano pwedeng pagkakitaan ng mga trabahante sa sideline nila dito, lalo na pag wala silang sahod, no, na pwede nilang pandagdag sa masahin nila. So tinatabi nila yung kalakal kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod na meron sila, mga ka-adventure. Yan, so mga ka-adventure, hanggang dito na lang yung ating upload. Maraming maraming salamat. At see you in my next vlog, mga ka-adventure. So kakatas na natin ng update. At see you on my next vlog. And thank you so much. Kaso nga lang dito lang talaga. Hindi kasi yung saluhan. Cuts busy. Saluhan. Sir, salamat. Hoy. Tahimik lang talaga dito sa inyo, no? Ano yung taga, tumaba na. Lumubo na eh. Pusa yan. Ha? Hindi, pusa. Pusa ba? Kala ko... Daga ito, laking daga. Ayun na, mats-mats na, no? Kaya pala takot na yung pusa din sa Maynila eh. Yan, malaki yung daga talaga. Takot ang pusa dito sa Maynila sa daga. Kasi mas malaki pa eh. Lamok nga dito, pang derby. Pang sabong. Malinis yung nakaraan na pumunta tayo, marami din. Oo. Oh.